na ang nakaraan kasama ang sampu pa ninyong housemates nang piliin ko kayo at papasukin sa aking bahay. Batid kong iba-iba ang inyong dahilan sa paninirahan ninyo sa aking bahay. Ikaw, Beauty, ang ipaalam sa mga humusga sa iyo na mayroon kang mabuting pagkatao. Ikaw, Nicole, ang matutong makisama at makatulong sa kalagayang pinansyal ng inyong pamilya. Ikaw, Robbie, ang ipakita ang iyong pagkatao at subukin ang iyong kakayahan. At ikaw, EJ, ang paunlarin ang sarili at bigyan ng magandang buhay ang iyong pamilyang sabi mo ay binasak ng kahirapan. Kaya naman sa loob ng aking bahay ay iba't ibang karanasan at pagsubok ang inyong pinagdaanan. Big Four, saksi ako at ang taong bayan sa inyong mga pagbabago. Ikaw, Beauty, una kitang nakilala bilang isang rebeldeng kabataan ng Dumaguete. Spoiled brat, mapusok, sinusunod ang sariling kagustuhan, at magkaminsan ay nakakasakit ng kalooban. Ito ang mga bumubuo sa maskara na kumukubli noon sa iyong pagkatao. Pero noong una ninyong nakasalamuha ang ilang mga magulang, nakaramdam ka ng pangungulila sa iyong ina. Bagay na nagpapatid sa akin na kayang hubarin ng iyong pagmamahal sa iyong ina't pamilya ang maskarang tumatabing sa iyong pagkatao. At sa pagubad ng iyong maskara, nakilala ko ang isang dalagang hindi nahihiyang magpadama ng pagmamahal. Kaya naman pinagmamalaki kita, Beauty. Ikaw ngayon ay isa ng uliran at mapagmahal na anak at mabuting kaibigan. Ikaw, Nicole, una kitang nakilala bilang isang tahimik na Cebuana. Hirap kang magbukas ng iyong sarili. Para ka noong isang saradong aklat na mahirap basahin at unawain ang mga pahina. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw, binuksan mo ang ilang pahina ng iyong buhay, pero sa ilang tao lamang. Kabilang na dyan, si Yosef. Ako, Nicole. Ang malalim ninyong pagkakaibigan ni Yosef ang naging dahilan para higit pa kita sa kilala. Pero dahil rin sa inyong pagkakaibigan, ay nahadlangan ang mas malalim na pagkilala sa iyo ng iyong mga housemates. At para kayo ng iyong ina ay magkaroon ng magkasalungat na kalooban. Kaya naman sa huli, kailangan kang pansamantalang iwanan ni Yosef. Pansamantalang pamamaalam na nagsilbing hitsa para umusad ang iyong pagbabago at buksan pa ang mga pahina ng iyong pagkatao. Kinaya mong magbukas ng kalooban sa iyong ina. Hinayaan mong makilala ka ng iba mo pang mga housemates. At sa pagsubok ng pagmamalasakit sa kaibigan na sa inyo ay aking binigay, ay ikaw ang unang nanindigan. Tulad ni Beauty, ipinagmamalaki rin kita, Nicole, dahil kung pagbabatayan ang mga pagbabagong naganap sa iyong pagkatao at pakikitungo sa iyong mga kaibigan, masasabi kong hindi na sayang ang iyong paninirahan sa aking bahay. Ikaw naman, Robbie, pumasok ka ng aking bahay na bitbit ang pangalan ng eskwelahan mong pinanggalingan. A man for others. Ito ang gabay na iyong sinusundan. Kaya't noon pa man, ay nagpakita ka na ng mga katangian ng isang ulirang kabataan. Sa inyong apat, ay ikaw ang pinakaiba dahil ani mo'y wala nang dapat baguhin sa iyong pagkatao. Sa aking bahay, ay ipinakita mong magaling kang mamuno at mahusay na tagapamagitan. Pero Robbie, dahil sa iyong mga pinakita sa loob ng aking bahay at pagkakaroon mo ng magandang buhay, kaya't sunod-sunod kang sumalang sa nominasyon. Sunod-sunod na nominasyong naging dahilan para lumutang ang ilan mong kahinaan. Pero sa huli, Robbie, ay napagtagumpayan mo ang iyong mga kahinaan. Dahil dyan, Robbie, lagi kitang maaalala bilang isang kabataang mas pinalakas ng mga pagsubok at hindi winaglit sa isipan ang mga katangian ng isang kabataang kuwaran. At ikaw, EJ, pumasok ka sa aking bahay na aminadong kapos ang kaalaman sa maraming bagay at puno ng insecurities dahil sa ikaw ay probinsyano mula sa Mindoro. Ito ang dahilan
kung bakit ilag ka sa mga housemates mong may kaya at mula sa ibang bansa. Tandang-tanda ko, Ejay, nang unang mo akong kinausap dahil sa isang sikretong humahadlang para maipakilala mo sa iyong mga housemates at buong mundo ang tunay mong pagkatao, ang katotohanan tungkol sa iyong ama na buong tapang mong hinarap sa kabila ng posibilidad na ikaw ay ituring na iba at layuan. Pero sa huli, napatunayan mo na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Natuto kang makiharubilo sa iba, naging masayahin, at nahanap mo ang tinig para maipahayag mo ang iyong damdamin. Dahil dyan, Ejay, kaya't walang paglagyan ang aking ligaya at tuwa. Nagsilbi kang inspirasyon, lalo na sa mga mahihirap. Pinatunayan mong libre ang mangarap at lahat ay maaaring matupad. Beauty, Nicole, Robbie at Ejay, Team Big Four. Saan man kayo makarating, ay lagi ninyong bitbitin ang mga aral ninyong natutunan sa loob ng aking bahay. Hangad ko ang inyong tagumpay at maging mabuting ehemplo kayo ng kabataang Pinoy. Salamat po, kuya. Salamat po, kuya! Sakit. Bago ng ating Team Big Four, simula nang sila ay unang tumapak sa bahay ni Kuya.